after natin, mapalit na ng bearing, eto na siya. Oh, wala na yung tunog, di ba? Kasi napalitan na natin ang bearing. At yung ikot, smooth at tahimik. Wala ka nang maririnig na lagutok. Ayan. Kamusta mga chong? So today's video, magpapalit tayo ng bearing sa front mags. Ang kailangan lang natin, 17, 14, flat screw, martilyo, pantanggal ng sensoring. Importante ito kasi baka ma-damage natin pag tinanggal natin yung oil seal. Pantanggal ng bis. Ayan. So, tara. Tanggalin na natin. And, of course, yung bearing mismo. Ayan, nabasa yung bearing. Tanggal ko na yung plastic. Naka-plastic yan. So, by the way, ang presyo ng ating bearing ay 125. NSK original. Gusto ko dito sa bearing na to ay makapal yung pinaka bakal sa gitna. Ano ang pansin nyo? So, ang code ay 6300 DU. Yung para sa mga bearing ng mags. Bago mapunta sa dulo, pwede mong itulak palabas. Yan. Yun. Ito, ilan nakatabi ito? Pwede na nating hugutin. Okay. Ayan. Tapos, 20-inch spacer. Ayan. Spacer, lagay natin dito para hindi mawala. Isa, ganun din sa yung isa. Okay. Kasi minsan gumugulong to. Tapos nakalagay natin yung washer, tsaka yung nut. Tsaka natin itabi. Okay. Pag natabi na natin, pwede na natin tanggalin yung ating mags. Okay. Ayan. So, kung magtatanggal ka ng bearing ng mags, ganito. Itong rotor disc, o disc brake, pwede hindi siya tanggalin. Pero itong ating sensoring ay obligado tayong tanggalin to. Pagtanggal ng sensoring, kailangan mo siya ng T25. Okay? So pagtanggal ng sensoring, kung anong martilyo, tagtagin mo muna. Kung bago siya, okay? Tapos pwede mo na siyang pihitin ng ayan. Okay. So, tinatagtag natin yan para maiwasan nating masira yung ngipin nung ating screw. Pihitin natin yan para hindi mawala. Ayan. Pwede na natin siyang tanggalin. Okay. Itong makinis, ito yung nasa labas. Itong may 2DP na code sa loob. Ganyan. Itong makinis facing sa atin. Tabi natin to kasi ingatan natin tong ma-damage or mabengkong dahil kasi ito yung nagre-read nung takbo tsaka yung para sa ABS. Ayan. So ngayon, tulad nga ng sinabi ko, pwede na siyang hindi natanggalin yung rotor disc. At, kapag nilagay nyo yung mags nyo, mas maganda meron kayong patungan. Or, naka-elevate na ganyan. Ayan. Sa gutter. Sakto kasi yung sa amin may gutter. Kaya yung gulong lang yung tumatama. Tsaka dun sa surface. Ayan. Gulong lang. Yung tumatama, hindi yung mismong mags. Ayan. Pag gusto mong tanggalin, ganun din yung gagawin mo. Pag gusto mong tanggalin yung rotor disc, gamit ka ng size 6. Okay.
tatanggalin natin yung ating or yung dust seal pala, sorry. Yan, flat. Tapos, kunin mo lang. Medyo madulas yan. Yun, tanggal na. Okay. Sabihin na natin to. Ayan, ako, magsira na talaga yung bearing. Tapos makita niya yan, oh. May play na siya. Oh. Kabila naman side. Ganun din. Ayan. Matatanggal na yun. Bilang natin. Kung meron kayong bakal na mahaba, mga ganito. Ayan kasi ginamit ko yung size 8 na Allen. Ito yung mahaba. So, gagawin mo ay susok mo lang yan. Ayan. So, imposible na matulak mo siya. Gagawin mo, patayo. So, patayo yung mag. Tapos, ano siya, uhungin. Okay? Ayan. Pag na, ano mo na yung kanal, may tumatamang kanal na ganun. So, yun yung spacer sa gitna. Bumaba ng konti. Okay? Tsaka natin siya pupupuin. Kung wala kayong gato, lagyan niya ng ahoy. Okay. Yan, so. Palabas na siya. Tignan nyo. Ayan. Papakita ko lang. Nalalabas na yung wax. Ayun. Tanggal na. Okay. Ayan yung bearing. Ayan, umaalog na siya, oh. So, dapat hindi siya umaalog. Meron kayong dalawang kahoy, mas maganda kung wala yung gaffer. Okay, pwede na natin tanggalin yung spacer. May spacer ko sa loob ito. Ayan. Okay. Kung makikita nyo, pinasok na siya nung ano, yung grasa, parang putik-putik na yung grasa. Okay. Gamit siya yung T-wrench. Tanggal na. Okay. And kumpara natin yung bagong bearing sa lumang bearing. Okay? So, ito yung bagong bearing, walang galaw. Merong play pero napaka-konti lang. Ayan. Tapos smooth yung ikot. Itong luma, yung siraning bearing. Ayan, mapapansin nyo. Ito, mukhang okay pa to. Pero ibig sabihin na hindi natin papalitan. Kapag nasira na yung isang side ng bearing, papalitan na parehas. Okay, mga chong. So, papalit ako ng mags. Ito yung pinagtanggalan natin. Ito natin ng mags. Kasi may bengkong yung likod. Ayan. Kabit na natin. So, paano pagkakabit nun? Ayan. Ganito. Linisin muna natin yung ating kakabitan ng bagong bearing. So, kailangan siyang masagad. Kasi makikita nyo, may konting space siya. Yun, yung gatla, nakita nyo naman eh. Yun. Sasagad nyo ipasok yung ating bearing. 6300 yung code. Sa NSK, 6300DU. Papansin ninyo, ayan, sa NSK, mas mataba yung nasa gitna niya. Okay, ayan, nakita nyo.
Okay. Ayan, kabit na natin. Pagkaabit, kung may pang-init kayo, pwede niyong initin para madali lang i-pasok. May maso kayo, masuhin nyo agad. Masuhin mo, tama. Tama. Ayan, okay. So, kuha kayo ng sakit. Sakit na size 32. Pwede rin naman yung 24. 32 para sakto pag pinupok mo. Ayan. Papasukin muna natin ng konti. Okay? Ayan. Gamitin natin itong size 32 yung ilalim. Kasi ito sakto dito sa pinaka outer ring nung bearing. Ayan. Pag pinukok natin, ayan, dadaan lang. O, diba? Okay. Tuloy-tuloy lang natin. Dahil sa tuloy na pumasok. Kaya ito yung napili kong sakit kasi sakto to sa loob. Ayan. Okay. Yun. Sagad nyo lang yung inyong pukpok. Okay. Malalaman nyo naman yan kung hindi na pumapasok eh. Hindi na lumulubog, sagad na yun. So, size 32 na sakit. Sakto-sakto dito sa ating mags. Sunod naman yung kabila. Kalimutan yung ating spacer. Yung center spacer natin. Ito yung spacer. Lagi natin sa gitna. Huwag nyong kakalimutan yan kasi kinalimutan nyo yan, masisira agad yung bearing nyo. Medyo pasok mo. Pampukpok sa gilid lang para hindi masira. So, gamitin na natin yung magic tools natin. Magandaan sa stock na mags, meron siya talagang limit. Meron siyang spacer sa loob. Kung saan, hindi maipit yung pinaka-spacer. Ayan. Ayan. Okay, nabit na natin. Pansin ninyo, hindi ko siya nilagyan ng grasa kasi seal siya. Seal yung bearing. Tapos, meron siyang grasa, special na grasa sa loob. So, pag natanggal tong cover na to, ayun, pwede na natin siyang lagyan ng grasa kapag maintenance natin. Itong NSK, matibay naman ito eh. Ito natin, yung ating oil seal. Ay, yung dust seal pala, sorry. Okay. So ito, kailangan na natin lagyan ng grasa. Lagyan natin ng grasa. Ayan. Yung gilid, yung paglalagayan ng dasil. Ayan. Okay. Sabit na natin yung ating dasil. Tapos lagyan natin ng grasa to para hindi siya pasukan ng tubig. Para yung dumi, matatrap dito. Sa grasa, okay lang kahit hindi high temp. Nakalagay kasi dito is lithium grease. Hindi siya yung high temp kasi hindi naman to nagiinit. Nagiinit pero konti lang. Yan, dito natin.
Tutulak lang natin ng kamay. Medyo anuhan nyo lang ang konti. Ayun. Tapos, gamitin natin yung dulo ng martilyo. Lasi tayong rubber mallet. Mas maganda sana may rubber mallet para yun, no? Ayan. Diba? Okay. Ayan. Tapos lagyan nuli natin ng another grasa para totally smooth. Totally hindi malagyan siya ng dumi or pasukin ng tubig yung ating bagong bearing. Bila naman. Mags natin, puro tama. Yan yung binili nating second hand. Nabudol tayo. Budol is light. Sariwa. Sariwa. Sariwa pala nung ginagamit niya. Sariwa yung pinalit. Tama, sariwa yung pinalit. Spacer din, sabila. Ayan. Okay. Kailangan, mahirap siyang tanggalin. Bigyan pa natin uli ng grasa. Para siguradong hindi siya papasukin ng dumi. Yung sobrang grasa. Balik natin yan. Nag-iikot. O, diba? Tahimik. Halos wala marinig na tunog. Ayan o, smooth na smooth. Halos wala kang maririnig na tuk, tuk, tuk. Gumaganon. Tumalagotok. Eto, halos ang ganda ng ikot natin. Kasi smooth na smooth yung ating bearing. O, tingnan nyo, smooth na smooth. Pero parang feeling ko may bengkong to. Okay, so mga chong, ayan na. So, hindi natin napansin na may gewang pala tong front mags niya, kaya binenta sa atin. Mahal pa yung bili natin. Tapos, naloko lang tayo. Okay, so, mag-ingat na lang tayo sa susunod. Maraming tayo magtiwala basta-basta sa mga nagbebenta online. Hindi ko rin na-check kasi maulan yun. Tapos ngayon ko lang kinabit. Mga isang buwan na rin to eh. Nalulungkot lang ako kasi napunta tayo sa pangit. Hindi naman mura yung bili natin dito eh. 2,000 mahigit pa yung bili natin. Pero may gewang pala yung binigay sa atin. Okay? Ayan. So, okay mga chong, binalik ko na lang yung bearing dito sa dati kong mags. Kasi hindi ko gusto yung ganong kalaking gewang. Okay? Ito, may gewang din pero konti lang. Pero hindi ako sanay sa ganong gewang na talagang umano. Talagang malaki. Okay? So, yun lang mga chong. Salamat. Please consider subscribing kung mayroon ka nakuha sa ating video today. Salamat.